Magandang umaga po, magandang araw sa ating lahat. So, balik paaralan na po ang mga guro at saka mga estudyante sa pag-modules nila. Ano? So, although nandito pa rin po tayo sa pandemic, so distance learning pa rin tayo ngayon. So, binabati ko po ng magandang umaga ang mga students po and of course, the parents and guardians ng Lina Gayeta Lasquiti National High School and of course, organizer ng event na ito na sila Ma'am Maricel B. Francia, Emeline A. DeCelis, of course, Ma'am Arceline O. Sumudio. So, she personally invited me, si Ma'am Asel. She's friend ng aking husband. Yan. And of course, ating principal. Sabutihin nating principal na si Ma'am Ruth B. Asol. So, si Ma'am Arcel is personally invite me para maging keynote speaker ng event na ito. So, let me share you my slide. Okay, so ngayon, ang ating topic po is about parental empowerment program. So, I salute the organizer and of course the principal of the school, sa lahat po ng parents and student, and of course the educator of the school. So, meron silang parental empowerment program. So, mostly po, ang ginagawa ng mga school is kakaroon sila ng webinar about student. Diba? So ngayon ang focus natin is parental empowerment program or more on ang audience natin is may junior high school, senior high school, pero yung main focus po is for the parents. So by the way, I'm Sarah Katrina B. de Mesa-Portes, a senior high school teacher to Intalipa National High School, Humanities and Social Sciences, si yung aking pong major. So I am a nasabi na po kanina, I'm a psychology graduate and a guidance and counseling graduate. So, currently, sana matapos ko na yung aking last degree. So, hopefully. So, my student call me Ma'am Saki. So, hello, good morning po. So, mag-start tayo about student behavior during the pandemic and how to deal with them. This is the topic that I'm going to discuss. But most especially, I'm going to stress or to discuss about the different strategy. Ano nga ba yung pwede nating gawin as a parents para matulungan po natin yung ating mga anak na nag-aaral po sa paaralan natin. Okay, so ang objective natin ngayong araw na ito is, of course, number one is looking back and identifying the current situation. The second is what are the parental observation about the student behavior. And third is strategies to manage children's behavior about distance learning. And of course, lastly is thought to ponder. Okay. So sabi nila, teachers are the second parents of our student. Ang mga guro daw po ang ikalawang magulang ng mga estudyante. Pero dahil nagkaroon ng pandemic, ang buong bansa po natin is naka-experience ng closure, 'di ba? Pagsasara ng mga iba't ibang establishments, including school. So kung kami po ang pangalawang magulang ng mga estudyante sa paaralan, nawala na po ang aming mga estudyante sa paaralan, so full-time na po ang ating mga student sa bahay. So kami, para kaming OFW sa kanila, distance learning na po ang meron tayo ngayon. Ibig sabihin, we communicate na lang through cellphone, chat, messenger. So nangyari yung coronavirus. Hanggang ngayon, this pushed the student to stay at home. So wala nang estudyante sa paaralan. Distance learning introduced to our parents, student, as well as the teachers, and of course, to our administration. Napakalaking challenge ng coronavirus or ng pandemic na ito in educational setting po sa Pilipinas na hindi tayo prepared pa
o hindi tayo ganun kahanda. Kaya biglang nagkakaroon ng, di ba, announcement ang Pangulo na kung tutuloy pa ang school year o hindi muna o hihintayin. Pero kung di tinuloy, 2 years ang mawawala. So, luckily, tinuloy ng ating president na i-push through ang education sa Pilipinas. So, this is looking back. So, nahire ako sa DepEd during 20 years, school year 2017 and 2019. So, ayan po, nandyan yung mga parents, card giving po ito. So, ito yung mga parents natin, daladala nila yung mga anak nila na walang mag-aalaga, as well as the student. My student are our senior high nung unang teaching ko, and masaya maging teacher ng mga senior high kasi napaka-independent na madali na silang i-guide, madali silang pakisuyuan, i-instruct. So, ito po yun. So, next school year, 2018-2019, so ito yung activity namin nung hindi pa nagkakaroon ng pandemic during the UMS philosophy group activity. So, ito yung mga grade 12. So, dahil po ang aking pong subject is philosophy, so nagkaroon kami ng mga activities. So, kita niyo na po, makikita mo sa kanila na yung kanilang involvement pagdating sa mga school activities is highly engaged. And then this one is the following year, 23rd year ng teaching ko is 2019 to 2020. So, ito yung group activity namin sa philosophy. So, philosophy pa rin yung subject ko. So, ito yun. Oh, wait lang. Plain. Yeah. So, yun yung kanilang activity. So, sila ay gumawa ng yell about their group na kailangan naka-incorporate yung philosophy. So, yan yung yell nila. In 15 minutes, nakagawa agad sila ng collaborative performance. So, napakasaya. Even though no pressure at all, so napakasaya ng activity. Masaya na. So, ito yung activity namin. So, ito naman ibang group. So, ito naman yung ipapakita ko sa inyo is about the group activity, class reaction, yung reaction na ng buong class. So, done na sila dyan, tapos yung ibang group. So, ang saya-saya ng klase namin. So, nakakamiss yung ganitong pagkakataon. And of course, namimiss din to ng ating mga student. Lalo na yung mga nagsimula talaga ng senior high or grade 7 and grade 11 to grade 12 dahil 2 years na, grade 7 and grade 8, na wala talaga silang interaction sa kanilang mga kaklase. And senior high school and junior high school are stage ng kanilang development para makahanap ng peers o ng kaibigan, barkada, of course, a relationship. So, nandun sila sa stage na yan. And then, 2020 to 2021, ayan na, nangyari na yung pandemic. Nag-close na yung school na ng March 2020. So, hindi tayo nagkaroon ng graduation talaga noon. So, virtually nangyari. So, noong 2021, noong summer, so, ang mga teacher naging a module writer. So, meron national writer, regional, division. So, yung mga na-select, kailangan nilang gumawa ng module para magkaroon ng tawag doon, ng magbabasahin activities na naka-compress sa module na matatakal yung different competencies ng grade 7, 8, 9, 10, of course, elementaries, pero mag-focus tayo sa senior high and junior high. And then, ang problem natin, nabigay na yung laptop ni teachers, di ba? And then, mga tanong ng mga guro, may printer ba tayo? May Xerox machine ba tayo sa paaralan? Saan tayo kukuha ng ink? May bond paper ba? So, that is the struggle talaga ng pandemic. And like, kung hindi pandemic, prepare ka lang ng lesson
and smooth na ng lahat. Ngayon, bago lahat. The idea format, di ba? So, alam yan ng mga teachers natin. And then, we have barangay partnership. Di ba? Nagkaroon tayo ng partnership through barangay. Mga teachers, nag-preprint ng module para ipamigay. Di ba? Summer to, ipapamigay sa ating mga parents para sagutan ng student. Kasi yung iba hindi pa allowed, di ba, pumunta ang mga students sa school. So, ganito yung mga activities na nangyayari sa atin. And then, nag-start pa ang school year is not by June, by September or October. So, yung summer na, April, May, bakasyon na yung pakiramdam ng mga estudyante. Nagagawa pa rin sila ng module. And then 2020, ganito pa rin ang sitwasyon natin. Maghahalala na o magkakaroon na ng election. So wala pa rin nabalik sa paaralan. Meron tayong tinatawag na pilot testing about face-to-face, di ba? Limited lang siya. Pero nagkaroon ng postponement siya kasi gawa ng Omicron. So, where are the student now? Nasa ba ang mga student natin? Nasa bahay sila ngayon. And what are the student doing? Ano bang ang ginagawa ng student? They're studying. Dapat nag-aaral ang ating mga student, especially kung in-enroll natin sila sa school. Ang papel ng estudyante natin is mag-aral. So, kailangan alam nila yan. So, sabi sa amin ng mga parents during the parents observation based on the online kamustahan. So, nagkakaroon ang mga advisor ng mga online kamustahan, diba? So, ang sinasabi nila, kinakamusta natin, anong lagay ng magulang. So, as sa, anong tawag na sa messenger, through messenger or Google Meet and Zoom. So, ang response usually ng mga parents is, Mom, hindi na po natutulog, matapos lang po ang module. So, ito yung mga honor student ng mga bata. Sabi, bakit naman po hindi natutulog? Tamang scheduling lang. So, if ever po na may schedule, sundin lang. So, ganun po yung sinasabi natin, diba? So, Ma'am, nagtatrabaho po, kaya po nalilate mag-submit. So, usually yung mga senior high nagtatrabaho. Ma'am, lagi pong naka-MLI, mga pagbilawin. So, naglagi silang nakatutok sa Mobile Legend. So, hindi ko po alam, walang alam ang parents sa nangyayari sa anak niya. Ma'am, puro po cellphone, puro po TikTok. Another is, Ma'am, hindi ko po maturuan at hindi ko naman po napag-aralan yun noong ako'y napasok. Syempre, walang senior high dati, di ba? And iba yung mga subject nila ngayon. Even though, yung grade 7 natin, na tayo, di ba, nag-first year high school tayo, yung grade 7 natin, iba na yung kanilang curriculum or iba na yung competencies na tinatahak nila. So, nahihirapan ang parents. Another is, ayos naman po. Okay lang. Walang masabi or walang masyadong observation. So, sabi nila, school present a unique challenge for children with behavior issue. Teacher, mga guru po natin, meron silang tools, techniques, and strategies to help student provide support and guidance. So, sa mga school natin, meron designated guidance counselor na pwedeng tulungan yung mga student natin kung nagkakaroon sila ng manifestation of misbehavior. At the administrator, ito po yung mga principal natin, mga head teacher, mga coordinator, need method for creating a positive learning atmosphere within the entire school. So, gumagawa sila ng methods para makakreate ng mas maayos na learning environment sa mga estudyante. So, ang parents, kailangan meron silang alam or need information on how to work with school staff to address children's behavior challenges in the home setting during pandemic or during distance learning. So, ang parents is, kagaya ng ginagawa po natin ngayon, so merong activities ang school para i-address o tulungan yung magulang paano ba nila i-handle ang mga estudyante nila o yung mga anak nila na nag-aaral if they are observing behavior na hindi
na tama na hindi nakakapag-aral, hindi nakakapag-focus. So kasi malaki ngayon ang role ng parents. So mas kilala niyo po yung mga anak niyo kaysa sa mga guro. So mas dapat po pursigido po kayong tulungan po sila. Kasi at the end of the day, parents din po yung magbe-benefit ng success ng mga student nila or mga student natin. So today, we will talk about the different strategies that sana will give teacher and families the techniques they needed to create a safe and positive learning environment for all of the student or children while providing the information and positive behavior support that many students need to flourish. So, ito na po yung pinakang strategies natin or G's ng ating webinar na ito. So, strategies to manage children's behavior during distance learning. So, according to Heisler 2020. So, mabilis lang po ito. So, number one, ito yung unang tip. So, kung ang inyo pong estudyante, syempre teenager na siya, di ba? So, grade 7 to grade 12, medyo hindi na yan masyadong mag-o-open sa atin. Pero kailangan pa rin natin siyang i-practice. Kasi sa ayaw at sa gusto nila, kailangan mong i-provide yung sa parents yung mga necessary na kailangan nila. Okay? Emotional, financial, psychological. So, dapat alam mo kung paano siya i-provide. So, first is verbally acknowledge children's effort. Kailangan na-acknowledge natin yung mga effort na ginagawa nila. Okay? For example, so you can say, you're so focused on your math homework tonight. Keep up the good work. Masyado kang pinagsiseryosohan mga math ngayon, na ayos yan. Ba? What's so nice the way you helped your brother? Another po is, that was so nice that the way you help your brother with his math homework. So, napakabait mo naman, tinutulungan mo yung anak, ay yung kapatid mo dun sa homework nila. When children get a specific feedback, great job, ayos yan, mabuti kang anak. Nun. O kung saan ko yung komportable for doing the right thing, they want to do more of it. Kasi na-acknowledge mo. Mas gusto nilang gawin ulit yun. Virtually, all children and students want to please adult, whether they show it or not. So, for most students, specific phrase make a positive impact. Kaya po kami mga teacher, if tama yung sagot or mabuti po yung ginagawa nila, laging very good. Good job. Baba. Ayos yung ginagawa mo, ah. So, ganun din po yung parents. So, as a parents, kailangan ina-acknowledge nyo po yung mga efforts na ginagawa ng inyong mga... Aba, wala kang bagsak ngayon, ah. Pagbutihin mo pa. Diba? Mga ganun. So, another po is praise is also an easy way to give your child attention which many children so desperately to crave. So, yung mga anak natin, hindi... Alam mo yun, yung gusto nila ng attention, especially ng mga magulang. So, if napupuri mo sila or na-acknowledge mo yung mga efforts nila, so, mas na-build on de-develop yung kumpiyansa nila sa sarili nila. Mas pinagtitiwalaan nila, kaya pala nila. Number one is verbally acknowledge children's efforts. Second, set a clear and positive expectation. So, kailangan mag-set ka ng clear at saka positive expectation dun sa iyong anak. So, for student, creating a clear and positive expectation for student are the key to their success. Although every child is different, the expectation can differ between home and school. Adult expectation has a big impact on how student behave. So, kung ang expectation mo is clear and maayos dapat ngayong school year, wala kang bagsak, okay na kahit pasado, basta pasado lahat. So, kailangan maayos expectation na sineset mo sa iyong anak. At dapat nag-a-agree sila doon. Dapat meron kayong agreement.
So set your family up for success by working with your children to set a clear and positive expectation for learning at home. Expectations are taught, reinforced, and posed for children to see when they are at school. So have an authentic conversation with your children or child and consider asking which behavior they think will support their learning and set them up for success. So, kailangan meron kayong pag-uusap ng iyong anak. Pag-uusap kayo about ano ba yung mga dapat gawin. Ano ba yung mga ine-expect mo. Dapat clear. O dapat ikaw first honor, ha? Pero yung anak mo naman, halimbawa, nahihirapan sa math. So, paano siya ma-honor kung nahihirapan siya sa math? So, pwede mo na expectation mo sa kanya is kailangan pasado lahat ng grades mo. Hindi, pag nag-agree siya, edi okay tayo. Pero pag parang nahihirapan po ako, mommy or mama or nanay dito sa isang subject ko, parang di ko po kayang maging honor ngayong taon na ito. So bargaining kayo. Kailangan nagkasundo kayo dun sa inyong, sa expectation mo at dun sa kakayahan ng anak mo. Okay? Try to keep the rules positive and avoid negative word like no or don't. Bawal kang ganito, bawal kang ganyan. So, medyo na-pressure po yung bata. So, number three is remind your child or the student that they should be proud of themselves. For example po, so you work so hard on that science project, you should be proud of yourself. Baba, nakapasa ka dun sa entrap mo or sa statistic, galing, dapat proud ka. So this help build the internal confidence within them so they can learn to be proud of themselves for being persistent, hardworking, and being kind to others, etc. If they feel successful, they will be successful. So kung pinaparamdam natin na proud tayo sa kanila, mas magiging proud din sila sa sarili nila. Kasi naniniwala ka, you believe in your children, so naniniwala ka sa anak mo, yung anak mo maniniwala sa sarili niya na kaya din nila. Kasi yun yung palagi mong sinasabi sa kanya. Kaya mo yan. Mahirap, pero kaya mo yan. So, kailangan nire-remind natin sila na proud, maging proud sila sa mga small things na ginagawa nila. Another is, number four is take in an interest in your child or student's interest. Take an interest. So, ibig sabihin, maging interesado ka sa kung anong interest ng anak mo. Okay? So, ask them what they enjoy. Communication is very important in dealing with student behavior. Kung hindi ka marunong makipag-usap or may boundaries o harang sa inyong dalawa ng anak mo at nahihirapan ka mag-communicate, so hindi magiging successful yung pagkakaroon natin or pag-aaral natin ng strategies or tips na ito. Kasi if hindi natin sila kayang, alam mo yun, yung kausapin, so mahihirapan tayo. Maunawaan sila. Ganon din sila na maunawaan tayo. So, kailangan is meron tayong open communication. Ask them what they enjoy. Get excited about their creation or accomplishment. Ask them what they want to learn about. Ask them their opinion about things or kung ano man. So, kailangan nagtatanong tayo. Okay? And then, open tayo sa magiging sagot dapat nila. Parents, do activities with children, even academic or otherwise. Bawa, kagaya nito, robotics. Kung anak mo mahilig sa robotics, kailangan search mo yung kailangan all-in ka sa robotics. Next one is nahihilig yung anak mo sa, for example, sa cooking dahil siya ay TVLs. Kailangan nandun ka. Kailangan ikaw ang taga-critic ng lasa. Diba? So, kailangan interested ka. That you are involved in something that they are interested in. Even if it may not be your favorite activities. Kahit hindi mo yun gustong gawin, kailangan involved ka. Habang bata pa sila, kailangan involved ka. Kasi kung hindi ka magiging involved ngayon, hindi mo sila papansinin, lalaki sila,
ganun din ang gagawin sa'yo. Tatanda ka sa parents sila, hindi ka na din nila papansinin kasi ganun yung ginawa mo sa kanila. So, vice versa. Let them choose topic of interest for certain activities. Example, ask them academic strand or what academic strand in senior high they want. Yung mga grade 10 natin, ano bang alam nyo ba as a parents na gusto niyang maging kumuha ng STEM para maging engineer siya? Gusto, alam mo ba na ang anak mo gustong maging teacher kaya siya nag-UMS? Alam mo ba na ayaw niyang magluto pero pinakukuha mo siya ng ABM? O gusto niyang magluto, pero ang pinakukuha mo sa kanya, maging accountancy siya. So, kailangan open communication. Ano yung interest niya? Kasi yung interest ng student is magiging success nila yan. So, anong course? Yung mga grade 12, what course you in college they are interested sa parents, diba? Dapat pinaghahandaan na natin yan. San, anong gusto mong course? May gusto ka bang trabaho? At itong trabahong ito, ito dapat ang kinukuhang kurso. Meron akong kakilala way back nung nag-aaral ako. Ang gusto ng parents niya, maging teacher siya, lalaki siya. So, wala siyang magagawa kasi nagpapaaral sa kanya is magulang. So, nag-teacher siya. Nakagraduate siya ng teacher. Hindi ko alam kung nag-let siya. Pero alam ko, graduate siya ng teacher, matalino tong batang ito. After niyang graduate ng teacher, sabi niya sa parents niya, ako naman ang masusunod. Dahil nakagraduate na ako, ito yung gusto mong course. Gusto ko naman masunod yung gusto kong course, sabi niyang ng batang yon. At ang kinuha niya is maritime. Nag-maritime siya, yun yung interest niya. Nagbarko siya, naging seaman siya. Yung education course niya, hindi niya nagamit. Pero yung interest niya, na maging marine siya, dun successful siya. So, pag sinuportahan mo kasi yung interest ng anak mo, so, iba yung magiging outcome. Di natin alam, diba? So, ganun lang siya. So, next is, lapit na tayo matapos, open-minded. Kailangan open-minded tayo as a parents when talking and listening to our children. So, kung ano yung gusto nilang sabihin, kailangan open tayo doon. Kasi kung hindi tayo, sasara na natin, isha-shut na natin yung ating pintuan o yung ating pag-iisip about the topic na gusto nila. Hindi na yan mag-o-open sa'yo kahit kailan. Believe me. So, don't pass judgment on your children's if their thoughts, their values, or feeling, or idea don't match to yours. Kung hindi kayo match, tapos sasabihin mo, mali ka. That's a no-no. Even though mga parents tayo, may sariling pag-iisip, may sariling opinion ng ating mga anak. At through conversation, pwede natin sabihin yan. Kaya mo yan nasabi, ano yung mga rason mo. Kailangan open yung mga communication natin sa parents. Ano, another kwento. Ikwento na naman. So, one time, may isang student or isang student na nag-open sa kanyang parents. She was fourth year high school. Nung fourth year high school siya, graduating na. February. Siyempre, may mga naliligaw na JS. May nagtanong sa kanya as in campus crush. Gusto siyang ligawan. Ngayon siya, nagkakaroon siya ng doubt. Diba? Gusto ko din ba siya? Pero ayaw pa ako mag-boyfriend ng nanay ko o ng tatay ko. Then, nilaksan niya yung loob na kausapin yung kanyang nanay. Meron siya, Mama, paano pag may nanligaw sa akin? Ang sinabi ng, ay hindi, walang masama yan. Hindi pwedeng ligawan, nag-aaral pa, tapos nililigawan. Eh kung mabuntis ka kaagad, ganyan. Tapos bigla niya sinabi, bakit mo tinatanong? Yung bata, sabi niya, wala lang. Tapos, wala na. Hindi, never na siyang nag-open sa parents. Hindi na niya sinabi yung mga gusto niyang sabihin. Hindi na niya, alam mo yung parang na-judge na siya. Gusto lang naman niya. Gusto niya lang namang mag-open up na kasi nalilito siya sa feelings niya.
Pero kung inopen na, nagkaroon ng verbal communication or open communication, open-minded at naling nakikinig ang mga magulang, siguro mag-guide niya, diba? So, bata ka pa, ano bang nararamdaman mo? So, ganun. So, going back, of course, it's okay to share your opinion. Okay lang yun, parents tayo eh. So, dapat, and unsafe or unhurtful behavior is unacceptable. Pero syempre, kung ang opinion natin o nila is hindi safe, medyo nakakasakit, at hindi acceptable sa society or sa atin or sa family values. So, syempre, kailangan natin explain yun. But in general, don't make them wrong for their opinion. So, hindi ibig sabihin na nagsabi sila na taliwas sa'yo, mali sila. So, kailangan alaman mo rin kung bakit nila yun nasabi. So, next is, children need to feel like they can be open and be themselves around the adults in their life. When children feel like they won't be judged or made wrong, they are more likely to talk to us when they have a real problem. Kaya nahihirapan mag-open up yung mga student natin, LGBT. Diba? Kasi hindi nila ma-voice out. Nahihirapan sila, nagkakaroon ng problema. One time, meron akong student. Nagtigil siya. Doon kasi nag-work na siya. Ma'am, di na po ako papasok. Nagtatrabaho na po ako sa Laguna. Ma'am, may sasabihin po. Chat yun. Ma'am, may sasabihin po ako sa inyo. Kung ano yun, kinakabahan ako. Kasi baka kung ano. Ma'am, kasi po, parang iba po ako. Anong iba? Ma'am, parang gay po ako. Hindi ba? Ganun ako pa joke. Hehehe. Ma'am, halata po ba? Oo. Okay lang yun kung ano man yung nararamdaman mo, kung ano yung sa tingin mo, mag-ikaw, ikakasaya mo, at wala kang tinatapakang tao. Bakit hindi? Kasi ma'am, sa amin po, ikain ako strepsil. Kaya orange yung aking dila. Okay, going back. Ma'am, kasi ma'am, sa amin po ay parang di po nila tanggap. Kaya po ako lumayo. Kaya po ako nagtrabaho sa Laguna. Kasi parang ayaw po ni mama. So, ganun pa lang, sinat mo na yung anak mo. Kasi hindi ka open. Hindi ka nakikinig sa kanila. Hindi nila yung choice. Sabi nila, sabi sa librong nabasa ko, ang pagiging LGBTQ is not by choice. Kasi hindi nila yung pinili. Kung makakapili sila, mas gugustuhin nila mag-isalit. Kasi mas madali ang lahat. So, kailangan na sa parents, open tayo. Even though it's academic, nahihirapan po ako sa ganitong subject. May crush po ako. Kailangan nag-guide mo sila. Parang may iba po akong nararamdaman sa sarili ko. Parang hindi po ako komportable sa ganito. Bakla po ako, tomboy po ako, ganon. So, kailangan open tayo. Pag-uusapan. Don't judge our student. So, minsan, kaya tayo nagkakaroon ng problem sa academic or sa school kasi hindi nagkaroon ng maayos na judgment or pag-uusap ang magulang. Sa tahanan pa lang, may problema. So, kung may problema sa pinakang foundation, tahanan, paano pa sa labas? Ganon po. So, next is, be a role model for a positive choice. Kailangan ikaw as a parents, tayo as a teacher, kailangan role model tayo for a positive choice sa mga choices natin o pinipili natin mga decisions sa buhay. If you want your children or child treat other with respect, you do the same. If you want your children to be an honest person, set an example of honesty for them. Gusto mo maging studious or masipag mag-aral ang anak mo, kailangan magsiset ka ng time para turuan silang mag-aral. So, kailangan role model tayo. Kasi kung hindi nila nakikita na, alam mo, kung hindi nila nakikita yung mga ginagawa natin, yun na nagiging set example tayo, baka hindi sila maniwala. So, lastly, sa last na to, follow through
on your promises and rules. So bargaining unforeseen consequences and stay away from empty threats. So ito yung usong-uso Korean. Alam to ng mga anak nyo. The pinky swear. So dati, diba? Saksak puso. Tuluan dugo. Ganun. So promise-promise lang ngayon. Pinky swear ang uso ngayon. So, sabi dito, have a consistent rules that teach your children that they need to stick to their end of the bargaining as well. So, kailangan is meron kang rules is a set. And kailangan is nag-agree sila dun sa rules na yun. For example, if you have trouble such as homework first, then TV or then cell phone, stick to the rule by making sure your children completes the homework before watching the TV. Stay away from empty threats such as, if you don't stop, I'm going to cut the Wi-Fi, or I will throw all the cell phone away if you don't study. So, if you make empty threats, your children will learn that you don't mean what you say, and will also learn to not take you seriously. So, ibig sabihin, pag sinabi mo, paninindigan mo. At yung mga rules na ito, o mga promises na ito, dapat na pagkasunduan nyo ng anak mo. Okay. So, research demonstrate that children's need to see consistency. Kailangan consistent. Kung ito ang sinabi mo, homework first, before TV, kailangan homework first. Ikaw, as a parents, check mo. Ano ba, ginawa ba? Baka hindi ginawa ah. Eh, tingnan mo. O sige, nagawa na TV. Kasi baka minsan, sabi lang, oh, ginawa ko na. Pagtingin mo hindi, lalo na yung mga high school student natin, matatalino sila. Pero syempre, dapat tayo sa parents, mas tatalinuhan natin. Patingin nga. Okay, go. Pwede na mag-Wi-Fi. Pwede na mag-TV. Okay, kailangan consistent yung rules na yun. Pag hindi yung consistent, hindi sila maniniwala. So, kailangan may integrity tayo in their role models as their role model to feel the sense of safety and confidence. So, ito yung tinatawag natin na tough love yung sa mga parents. Kailangan, kahit konsensya ka na gusto mo na talaga, kailangan pa rin natin sundin kung ano yung napag-usapan. Meron akong kaibigan, teacher din siya sa Batangas. Meron siyang dalawang anak. Sabi niya, ang hirap daw maging magulang. Yung kaya mo namang ibigay, pero dahil may napag-usapan kayo, hindi mo ibibigay. Kasi baka kalakihan. Sabi niya, may 100 pesos. Binigyan niya tig 100 yung kanyang mga anak. And then, kailangan lang pumili ng tig isang toy lang. Or mag-Jollibee. Parang gano'n. Toy or Jollibee, pili ka lang. Ang sabi ng anak, toy daw. So, ikaw as a parents, gusto mo din silang mag-Jollibee. Kasi kaya mo naman ibigay. So, dumaan daw sila doon sa may Jollibee. Tapos nakatingin lang yung mga bata. Pero hindi sila nagpapabili. Nakokonsensya daw siya. Pero kailangan niyang panindigan. Hindi sila magja-Jollibee. Kasi ang panag-usapan, pipili lang ng isa. So, wala siya naging problema. Pero ang sakit daw yun sa puso. Kasi kaya naman niya i-provide. Pero ang tinuturo niya kasi discipline. So, tayo sa parents, kailangan ganun din tayo. So, when the children or the student feel secure and have the trust in their guardian, they are in a better place to learn and how to regulate their emotion, cooperate and focus, make healthy choices, and stay confident and, of course, motivated. So lastly, iiwan ko po kayo ng thought to ponders. So sabi ni Mahatma Gandhi, every home is a university and the parents are the teachers. So sa isang bahay, lahat yan university, paaralan yan. At ang number one or ang ating magulang ay ang ating mga, ang ating guro ay ang ating mga magulang. Another, doon nakita ko lang sa Facebook. Sabi, shinare siya ng Cinema Bravo. Ito si Totoy, ano to?
si Daddy Bonoy. Si Daddy Bonoy. Maganda yung kanyang mga pangaral if napapanood niyo yung vlog nila. So sabi niya, a child is always the reflection of the parents. So ang anak daw, ang reflection ng mga magulang. So kung anong nakikita mo sa anak mo, yun yung reflection mo. So natutuwa ka ba sa nakikita mo? So, I leave you there. And for that, this is our my references. And of course, thank you for having me to be part of your webinar. So you can email me at sarahcatrina.portes@deped.gov.ph if you have any question. So recorded po itong ating if you have any question, so you may ask me. So again, thank you so much for having me and have a great day.